araw at sa lahat ng mga kababayan natin dyan saan man sulok ng mundo. Kamusta po kayo? Ako po si Mami Choco and welcome po muli dito sa aking munting kusina. Ngayon, samahan niyo po ako at i-share ko sa inyo isang masarap na kakanin. Ito ay recipe pa ng aking pamilya na natutunan ko na rin gawin. Ito po ay saba lang ko. Masarap po itong panghimagas. Kaya tara, umpisahan na po natin. Umpisahan muna natin gumawa ng latik. Ilalagay lang natin itong gata dito sa non-stick pan. Lulutuin lang natin to sa mahinang apoy at hahayaan natin mag-evaporate yung liquid niya hanggang ang sa matira na lang ay yung latik at ang langis. Kung mapapansin nyo guys, lumabas na yung langis at namumuuna yung latik, kaya dahan-dahan na natin itong hahaluin. Kapag ganito ang itsura na ng latik, pwede na natin i-turn up ang heat. Sasalain lang natin ito nang ma-separate yung latik sa langis. And then, ibalik uli natin yung latik sa kawali. Bago tayo mag-umpisang magluto, i-prepare muna natin itong mga llanera na paglalagyan natin. Igigris ko lang ito gamit yung langis ng nyog. Ngayon, dito sa isang bowl, maglalagay lang tayo ng milk. At dahan-dahan lang nating tutunawin itong cornstarch dito sa gatas. Guys, ang original recipe ng saba langko ng aking pamilya, ang ginagamit talaga ay harinang bigas. Dahil yung mga kababayan natin na nasa ibang bansa, mas available sa kanilang lugar ang cornstarch, kaya ito na lang ang gagamitin natin. Iko-continue lang natin to hanggang sa matunaw natin yung cornstarch. Ngayon, pagsasamahin lang natin itong gatas. Mas masarap po sana kung gatas ng kalabaw ang gagamitin nyo. Isunod na natin ilagay itong gata. Idadagdag na rin natin itong sweetened condensed milk. At sa panghuli, ilalagay na natin itong asukal. Ngayon guys, i-turn on na natin ang heat, but make sure na iset lang natin sa mahinang apoy ang kalan. Hahayaan lang natin itong mag-simmer ng ilang minuto and then lalagay na natin yung ating tinunaw na cornstarch. Guys, remember na iset lang natin sa napakahinang apoy ang ating kalan para pag nilagay natin itong cornstarch ay hindi magbuo-buo ang ating mixture. Habang hindi pa malapot ang ating saba langko, maglalagay lang tayo ng 4 scoop ng mixture dito sa kawali na may latik. Ito ang magiging toppings natin mamaya. Hahayaan lang muna natin dito at later na natin lulutuin. Ngayon guys, iko-continue lang natin ang paghalo. Kung mapapansin nyo, medyo lumapot na ito. Sa paggawa po ng saba langko, hindi po natin dapat madaliin ang pagluluto. Para nang sa ganon ay ma-achieve natin ang creamy at napaka-smooth na texture gaya nito. Kapag ganito na ang consistency ng ating saba langko, pwede na nating i-turn up ang heat. Ita-transfer na natin ito dito sa ating well-greased llanera. Sa recipe na ito, nakagawa tayo ng 4 na llanera ng saba langko. At ngayon guys, umpisahan na natin ang paggawa ng topping. Ito na yung latik na nilagyan natin ng saba langko mixture. Iluluto lang natin ito sa mahinang apoy hanggang sa ito ay lumapot. Kapag ganito na ang itsura, pwede na natin i-turn off ang heat at ready na ito for topping. Ipa-platen lang natin ang ibabaw gamit ang kutsara na pinahira natin ng langis ng nyog.
Guys, eto na yung ating masarap na panghimagas na sabalangko. Napaka-smooth at creamy po talaga ng pagkakagawa, kaya sana ay ma-try nyo ang recipe. Hope you like it! Maraming salamat po sa patuloy yung pagsuporta dito sa aking channel. At sa lahat po ng nakapag-try na ng recipe, thank you po sa inyo. Ganyan din yung mga taga-suporta natin, may special pa shoutout po ako sa inyo. Ito po ay sina Laiterado from Germany. Hi to John Cordero from Samoa. Hello rin po kay Sharon Tampioco from Angeles City, Pampanga. Ganon din po kay Sharon Meca from Cebu. At special greetings po kay Maria Concepcion Bernardo and family from Santa Maria, Bulacan. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli. Kung nagustuhan niyo po ang recipe, huwag niyong kalimutang mag-like, share, and subscribe. Pakipindot na rin po ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos. Thank you for watching. Kain po tayo!